Ilang rice retailers sa iba't ibang rehiyon hindi pa nagpapatupad ng price ceiling sa bigas alinsunod sa kautusan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilang magsasaka naman sa probinsya ng Iloilo posible raw huminto muna sa pagtatanim bunsod ng pagbaba ng presyo ng palay. Ito ang tinutukan live ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, hindi lang rice retailers ang apektado sa pagpapatupad ng price ceiling, kundi maging ang mga magsasaka dahil sa mababa na presyo ng palay na binibili ng mga trader. Sa isang ektaryang palaya ni Ofelia, nakapagaan ito ng 120 na sako ng palay. Pero problema nito ngayon, ang pagbaba sa presyo ng palay sa 16 pesos per kilo mula sa dating 20 pesos na bili sa kanya ng mga rice trader kasunod ng pagpapatupad ng gobyerno ng price ceiling sa bigas. Kung solusyon daw ng gobyerno ang price ceiling dahil sa pagmahal ng presyo ng bigas, dagdag pasanin naman daw ito para sa mga magsasaka. Dahil lugi na sa gasto sa pagtatanim, posible raw na huminto na muna ang ilan sa kanila sa pagsasaka. Sinabi naman ng DTI Region 6 na temporary measures lang ang pagpapatupad ng price ceiling, lalo na't nag-umpisa na rin ang harvest season. Atin lang po titiyakin, hindi madi-disadvantage yung ating mga consumers, at the same time, yung ating mga farmers ay mananatili pong protektado. Problema rin ng ilang magsasaka sa Bulacan, Camarines Sur ang pagbaba sa presyo ng palay. Pero ayon naman sa rice millers, hindi nila kontrolado ang pagtaas o pagbaba ng presyo ng palay, maging ang binibiling bigas dahil nakadepende ito sa ipinapatupad ng mga malaking rice mills sa probinsya. Ilang pwesto naman ng bigasan sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan ang mga nakasara dahil sa ipinatupad na price ceiling na 41 pesos sa kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Kaya nagtalaga na ng Bantay Presyo Task Force sa iba't ibang lugar sa rehiyon ang Department of Agriculture Region 1 para sa mas mahigpit na monitoring sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Pumapalo pa rin sa 52 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na mabibili sa Batangas City Old Market. Ayon sa mga rice retailer, sa ngayon napakahirap maghanap, wala rin silang wala din silang maibigay. Kaya ang itinitinda na lang namin yung special, premium at saka fancy rice. Ilang rice retailers din sa Talisay City, Negros Occidental ang hindi pa rin nagpapatupad ng price ceiling dahil mahal pa raw ang kuha nila ng kanilang stocks. Nagsagawa naman ng random checking sa presyo ng bigas sa Tabunok Public Market sa Talisay City, Cebu, ang DA7. Nasa 42 hanggang 52 pesos ang kilo ng ibinibentang bigas sa palengke. Paglilinaw ng DA, inililista muna nila ang presyo ng bigas at kung saan ito galing para mapadala sa central office. Base naman sa monitoring sa DA at DTI Region 11, mataas pa rin ang presyo ng bigas sa Davao City. Sa Bangkerohan Public Market, nasa 50 to 57 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Hindi pa raw maibaba ng ilang rice retailers ang presyo ng tinda nilang bigas dahil malulugi raw sila ng mahigit 200 pesos kada sako. Ilang tindahan naman ng bigas sa General Santos Public Market ang nasita ng mismong market administrator matapos hindi sumunod sa price ceiling ng bigas. Pero may iba namang voluntaryong sumunod. Cecil, sa ngayon ay pinoprofile muna ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ang buying at selling price ng bigas sa mga palengke. Makakatanggap naman ng tulong ang mga apektadong rice retailers. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.